Ayan guys, welcome back to my channel. This is Nino Pabian. So, isang magandang motor na naman ang re-reviewin natin. Ito ang 2020 Yamaha R1. So, ito na yung pinakabago ng Yamaha R1. Naka CP4 siya. Bali, ibig sabihin ng CP is cross-plane. Naka cross-plane na yung ano niya, yung crankshaft niya. Kaya ibang-iba na talaga tumunog to. Bali yung tunog niya, halos parang MotoGP bike na talaga siya. So yun, montage muna natin siya. So ayun guys, this is 2020 Yamaha R1. So start tayo dito. Check natin yung dashboard niya. So ayan, sobrang ganda. Tsaka tingin ko mas pinalit na yung ano niya ngayon. Tapos naka KYB suspension na rin siya. Tapos ito yung mga mode niya. Tapos menu. So marami na siyang pinalitan dito. So naka Brembo na siyang master caliper. And sobrang mahal din yan. Pati ito, naka Brembo na rin yung sa clutch niya. Ayan. Tapos tulad nung dati, naka quick shifter na talaga siya. Tapos ito pa yung pinakamalupit dyan. Acropovic na pull system. Titanium. Pati yung elbow niya, titanium din. So ayan, sobrang pogi. Tapos nilagyan na rin niya ng mga protector para hindi magasgas. So ngit. Tsaka ito yung gusto ko dyan eh. Sa lahat ng sa R family, ibang iba talaga yung mukha ni R1. Ayan, si Lolo R1. Siya yung pinaka... siya na yung pang superbike na motor ng Yamaha. So yung kakukuha lang ni Boss Eldridge dito. So shout out kay Boss Eldridge na ma-i-vlog natin ang bagong baby niya. Sobrang ganda. Halos same na same din siya nung R6 natin na una nating binlog. Ang pinagkaiba nila is yon 1000cc. Tapos yung mga angulo medyo iba na rin. Pero kung titignan mo sa malayo, same na same siya ng R6, pati yung size niya. Pero mas compact talaga tignan ng R1. Punong-puno. Paka-solid. So yon, pina-ceramic na rin niya to sa Garage 37. So yun, shoutout sa Garage 37 sa napakapulido na ceramic coated. Sobrang ganda. So yun, soundcheck natin siya para marinig nyo yung tunog ng crossplane na engine. Ibang iba talaga to, parang MotoGP na yung tunugan niya, tapos naka full system pa.
So yan, pakita ko sa inyo yung height niya doon sa mga nagtatanong kung gano'n siya kataas. Bali, ang height ko is 5'8". Bali. Hindi ako masyadong tiptoe. Konting-konti lang siya. Swabe-swabe. Bali yung dalawang paa. Hindi siya masyadong ganun katangkad. Kaya yung mga, kung ang height nyo is 5'6", 5'7", okay na okay din. Tapos sobrang gaan niya. Hindi na siya yung mga dating R1 na sobrang lalaki. Tulad nga ng sinabi ko kanina, halos ka-size na lang din siya ng R6. So ayan guys, tara. Testingin natin tong Yamaha R1. Sarap. Yamaha R1. Ibang-iba talaga yung CP4 crankshaft, ibang-iba talaga. Pati yung suspension niya, all goods. Bali, stock to, wala pa siyang ginagawa na ano. Bali, hindi pa niya pala ito napaparemap kasi kalalagay lang ng bagong full system. Sobrang gaan niya dalin guys. Talagang hindi siya ganun ka ano, kabigat. So terno yung relo natin ngayon sa motor na dala natin. So shout out kay Sunny Runas sa nag-sponsor sa atin ng Yamaha na TW Steel. Yun o, buhay pa. Pali matagal nang binigay sa atin te. So, naka mode A tayo. Pali, ito na yung pinaka-aggressive. Woo! Eh nga, umaangat na kagad yung unahan. Balik tayo, traffic dito. Doon tayo mag-testing sa gawing Santa Maria. Hayop. Tsaka ang lakas na ng preno niya kasi naka Brembo na siya. Demonyong motor to. Nagwiwili! Umaangat yung unahan ah. Konti lang yun guys. Konting-konti lang yung ginawa kong gas na yun. Pero tumatayo na talaga siya. So iikot lang natin siya sa medyo maluwag. Hindi siya ganong kalaki kaya madali siyang isingit-singit. Yup!
tawa sa manubela. Halimaw ka. Ang mahirap nito, nakalimutan ko yung gloves ko. Kaya para akong makakabitaw sa manubela pagka hindi naka-gloves. So ayun, hindi siya mabait gamitin. Lakas. So ayun guys, kung nagustuhan mo yung video, mag-subscribe ka na, tapos paki-like and share na rin tong video na to para updated ka sa lahat ng mga ginagawa nating video, hindi lang sa big bikes, sa mga scooter, underbone and dirt bikes. So ayun guys. Solid! Sobra pare. Sobra. Sobra. Oo. So yun, napaka-solid ng motor mo pare.